Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Ng Kapalaran, a true story from Kiljan Garza. Pinalitan lamang po ang mga tunay na pangalan at lugar sa nasabing kwento. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi maunawaan ni Rafi kung totoo ang hula sa Ate Riza niya o ito mismo ang naging dahilan para mangyari iyon. Mula sa pag-ahon sa bukid ng hapong iyon, ay matamlay na umuwi si Rafi. Hindi siya napagod sa pagtatalok ng palay dahil kinasanayan na niya iyon at totoong masaya siya sa ganung gawain. Kaya katakatakang maging sa kanyang sarili kung bakit ganito ang nararamdaman niya sa mga sandaling ito. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Bulong niya habang binubuksan ng pintuan ng bungalow type na bahay na naiwan ng mga magulang nila. Dalawa lang silang magkapatid at matagal na silang ulila sa ina. At nito lang nakalipas na taon ay pumanaw na rin ang kanilang ama. Hindi ko alam kung bakit. Napapitlag siya matapos niyang buksan ng pintuan. Agad niyang nakita ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng sala. Kinilabutan siya. Ate? Bagamat nakatalikod ang panganay at nag-iisang kapatid, ay nakilala rin niya ito pagkakuan. Bumuntong hininga siya, saka nailing na humalukip-kip upang maibsan ang patuloy na pagkalat ng kilabot sa kanyang sistema. Ginulat mo naman ako? Walang tugon mula sa Ate Riza niya. Nanatili itong nakatalikod sa kinatatayuan. Napalunok siya bunga ng pagtataka. At sa patuloy na pangingilabot ay hindi niya magawang ihakmang ang mga paa upang lapitan ito. Ramdam niyang may kakaiba sa sitwasyon ngayon. Napahawak siyang muli sa siradura ng pintuan. Narito ka pala? Sumabit sa lalamunan ng boses niya. Tumikim siya at pilit maging normal. Kailan ka pa? Hindi na naman niya naituloy ang sasabihin nang maihakbang ni Reza ang mga baa patungo sa kusina na kanugnog lang ng sala. Ate! Bulalas niya. San ka pupunta? Sandali! Pakiramdam niya ay nakaalagwa siya mula sa pagkakagapos nang maihakbang niya ang mga paa para habulin ang kapatid na si Reza. Na tila ba napakagaang bagay na inihipan lang ng hangin at mabilis na nakarating sa likuran ng pinto. Dahil naramdaman niyang tila nanlalaki ang ulo niya, bunga ng nasaksiyan, ay hindi niya maiwasang mapasigaw nang marinig ang malakas na kalabog na nilikha ng sumaradong pintuan sa unahan. Nanlaki ang mga matang na palingon siya at saklot ng pagtataka kung bakit sumara iyon. Gayong wala naman siyang naramdamang hangin. Ate? Anas niyang binawi ang paningin ng muling maalala ang kapatid. Nangunot ng kanyang noo nang mabatid na wala na ito roon. Ang bilis niyang nawala. Natatakot man ay lumapit pa rin siya sa likod pintuan at binuksan yun. Napapitlag na siya nang salubungin siya ng kakaibang lamig ng ihip ng hangin. Nanay ko po! Dali-dali niyang isinarang pintuan. Higit pa siyang nilukob ng takot. Nanginginig ang mga tuhod na napasandal siya sa pinto. Paulit-ulit siyang napalunok. May masamang hinalang na buo sa utak niya. Ate? Isa-isang pumatak ang kanyang luha. Hindi mapigilan ni Rafi ang pumalakat ng iyak nang mabatid ang kalagayan ni Riza. Halos ibig kumawala ng kanyang katinuan nang tumambad sa kanya ang katotohanan. Ate!
anas niyang niyakap ang kabaong na kinahihimlayan ito. Anong nangyari? Bakit ka namatay, ate? Kahapon pa pumasok sa utak niya ang bagay na ito. Dahil sa kakatwa at nakakapangilabot niyang karanasan, subalit pinilit niyang iwaksi. Paulit-ulit siyang dumalangin na sana ay hindi totoo ang hinala niya na may masamang nangyari rito. Gayunpaman ay pinilit niyang lumuwas ng Maynila upang alamin ang kalagayan nito. At hinding-hindi niya inaasahan ang nasaksihang ito. Wala akong kaalam-alam, ate. Buong paghihinagpis niyang sabi. Sorry. Wala man lang akong nagawa para sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hinayaan ng ilang taong naroon sa loob ng funeral chapel ang kanyang paghihinagpis. Bilang paggalang at pagdadalamhati niya ay walang lumapit sa kanya para pigilan siya at ilayo sa kabaong. Pagkalipas ng ilang minuto ay nahimasmasa na siya at kusa nang umupo sa unuhang upuan. Tinabihan siya ng babaeng pamilyar ang mukha. Kapatid ako ni Lon, pagpapakilala nito. Ako si Ina, remember me? Napatango siya. Naalala niyang ipinakilala nga pala ito ng bayaw niya noong nagpakasal ang mga ito sa West. Isang taon na rin ang nakakalipas. Hindi naman niya ito nakakwentuhan noon dahil naaasiwa siya. Tulad kasi ng kanyang bayaw ay mayaman ito, samantalang sila ng Ate Riza niya ay mahirap lang at kapwa lumaki sa bukid. Nanliliit siya dahil hindi siya sanay makihalubilo sa mga ganitong tao at nahihiya siya. Ang totoo, bago pa lang nagtatrabaho sa isang department store bilang sales lady ang kanyang kapatid noon nung nakilala si Lon. Na love at first sight ito at nagmahal ng todo. Kaya agad na tinanggap ang alok na kasal nito kahit pa nga hindi masyadong kilala ang lalaki. Eksaktong 6 na buwan mula nang magkakilala ang mga ito at umuwi na sa kanilang probinsya upang sunduin siya. Isinama siya sa Maynila kinabukasan dahil ikakasal na raw ang mga ito sa susunod na araw. Talagang napakabilis na mga pangyayaring yun at hindi na niya napigilan. Si Kuya Lon, tanong niya nang tumingin kay Ina. Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Lumunok muna ito bago iniiwas ang paningin sa kanya. Ano bang nangyari? Namalisbis muli ang luha sa magkabila niyang pisngi. Bakit namatay si ate? Hirap na hirap si Lon na tanggapin ang bigla ang pagkamatay ng ate mo. Kaya nga wala siya rito dahil ayaw niyang makita ang kalagayan ni Riza. Ang totoo'y hindi naman namin alam kung nasaan siya. Asawa siya ng ate ko. Dapat narito siya. Ano ba talaga ang nangyari? Nahulog daw sa hagdan ang ate mo. Napasama ang bagsak. Kaya, bakit nahulog? Agaw nito sa sinasabi ni Ina. Hindi ko alam. Tinawagan lang ako ni Lon nung narito na sa funeraria ang ate mo. Tapos, umalis na siya nang narito na kami. Akala namin ay magpapahinga lang o magpapalit ng damit sa kanilang bahay. Pero hindi na nga bumalik. Tumawag na lang siya sa cellphone at sinabing hindi raw niya matanggap ang bigla ang pagkamatay ng ate mo. Nangitim ang mga bagang niya. Alam niyang hindi tama. Subalit hindi niya maiwasang maghinala ng masama sa kanyang bayaw. Bakit hindi ako sinabihan ni Kuya Lon? Bakit niya inilihim ang pagkamatay ng ate ko? Hindi mo alam na. Nangunot ang noo ni Ina. Bakit ka narito? Sadya bang lumuwas ka lang para bisitahin ng ate mo? Hindi ko rin alam kung paanong nakita ko si Ate Riza kahapon sa bahay. Naisip kong namamalikmata lang ako
Pero hindi ako nakatiis, kaya lumuwas na rin ako. My God, ana ng babae. Halatang natakot ito. Nagmumulto si Ate Riza. Iyan din ng kutob ko, kaya narito ako. Nakumpirma ko kanina na totoo ito nang sabihin sa akin nang nagpakilalang bagong katulong ni ate na narito daw siya. Sa bahay kasi nila ako dumiretso mula sa probinsya. Napahagulgul siya. Tiningnan ang ataol ng kapatid. Kawawa naman ang ate ko. Bakit kailangang mangyari ito sa kanya? Kung hindi pa nagparamdam sa akin ang kaluluwa niya, ay baka nailibing na siya na hindi ko man lang nalalaman. Wala talaga akong alam. Nanginginig ang boses na sabi niya. Namuo ang mga luha sa sulok ng mga mata nito. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Kung bakit namatay ang ate mo. Huwag naman niya akong multuhin. Takot ako sa multo. Nagtiim ang mga bagang niya. Tumulo na naman ang mga luha ni Rafi habang nakatayo siya sa harapan ng pinaglibingan kay Riza. Kalahating oras na rin siyang nag-iisa roon. Matapos magsialisa ng mga taong sumaksi sa paghahatid sa huli nitong hantungan. Ate, alam kong hindi matatahimik ang kaluluwa mo. Bulong niya. At malakas ang kutob ko na yun ay dahil may kinalaman ng asawa mo sa iyong pagkamatay. Nagtatago siya. Hindi totoong nagdadalamhati siya ngayon. At hindi niya matanggap ang pagkawala mo. Kaya hindi siya sumipot kahit sa iyong libing. Tiyak niya. Pinaalis niya ang mga luha. Naikuyom niya ang mga kamay ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, ate. Sabi pa niya. Nakausap ko na ang mga pulis na may hawak ng kaso mo. Main suspect nila si Kuya Lon. At kung talagang may kasalanan siya, ay sisikapin niyang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng ate nito. At dito na po muna natin puputulin ang kwento ni Nariza at Lon na ibinahagi sa atin ni Kiljan Garza. Alamin mga langga kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Riza sa ating ikalawang bahagi. And now, let's do our shout out. I just want to say hi, thank you and God bless. Kila Jamalia Mustafa, Alkader Akang, Jordan Gabiaso, Balagis Christopher, Christian Miranda, Unicorn Blood V2, Jose Villa. Yung background music po natin sa shoutout ay yung original soundtrack po ng Dream Ko. By the way, mga langga, pakidalaw po ninyo yung channel ni Boss Dream. Yung Dreamwork Original Stories, dyan nyo po maririnig ang background music natin. Original soundtrack po nila yan. Maraming salamat! Minday Maureen, Maris Advincula, Creepy Nash Manga. Mga langga, paki-visit po and subscribe yung channel ni Boss Creepy Nash Manga. John Cortel, Les Ville, Marjon El Camatura, Tulitz de la Cruz, and shoutout din po sa mga kasama ni Boss Tulitz na sina JM Rivera at Evelyn Maceda. Hello po dyan sa inyo. Lloyd Rapas, Aris Girl Perez, Bobby Ongswenko, Nayara Draydin, Burns A, Maria Cristina Goma, Zenit Verga, Maria Lestuesta, Mary E. Peace, Ma'am, pakicorrection na lang po ako kung tama po or mali yung pagkakabigkas ko. Thank you po. Jo Antonio Ventura, Molina Santiago, Teresita Cerroni, Lonely Angel, Jertel May Grijaldo, Angel Palanga Moko, Bani Ariban, Maritis Guevara, Za Cabalen, Pedro Tampos, Ruina Gapas Gaon,
at sa lahat po ng ating mga silent listeners, mapapilipinas man o sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa ating mga OFW at mga immigrants na naging libangan na ang makinig sa mga ganitong klaseng kwento. At sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Yung mga error at mga kabululan ko dun sa story. Pasensya na po kayo. At ngayon, pagdamutan nyo na rin muna at pagtsikaan ang boses ko sa kwento natin. Okay, I just want to say hi, thank you and God bless. Kila Marites Guevara, Sandra Santos, Zun Cortel, Christina Valera Santiago, Maris Advincula, Diane Mier Santos, Flor San Sales, Les Bill, Bobby Ongsuenko, Nayara Dredin.